guys, isa sa tips sa pagninegosyo guys, bumili tayo ng mga pang wholesale guys, kasi mas malaki ang tutukoy natin kapag mag wholesale tayo guys. Tulad ng sugar, pang araw-araw yan na binibili. Dapat ang binibili natin dyan is per sack, kasi mas maganda ang tubo kung tayo na ang magre-repack. Almost pwede ng same na ng presyo ng grocery guys kapag tayo ang magre-repack ng sugar. Ayan guys, tuloy na. Ayan guys, watch out sa pagre-repack ng sugar. Hirap akong ng phone. Gosh, hirap. Okay, ito na. Dapat mayroon tayong sealer para mas maganda ang pagre-repack. Kasi guys, pag persa kung kuha natin ng sugar, smoke and toast or hindi tataas masyado yung pressure, dito nabibili yung mga tao kapag medyo mababa ang pressure natin. Mamaya na lang guys. Hello guys, tayo nang mag-repack ng sugar. Kasi mas malaki tubuin natin guys kung tayo ang mag-repack. Almost same na ng price ng supermarket kapag tayo mag-repack. At dapat meron tayong sealer para maganda ang ating pag-repack. Isang tips guys sa pagninegosyo, dapat mag-wholesale tayo para mas malaki ang tubuin natin at hindi tayo masyadong tataas sa presyo. Compare na bibili tayo ng pa isa-isang kilo at pa lima-limang kilo, tayo na lang mag-repack guys para hindi lang pwede nating sabayan ang presyo ng supermarket. Guys, ganoon lang. Mas madaming bumibili ng 1/4 compare sa 1/2 guys. Ano ka? Yan lang ala. Nag-ihi lang siguro yun. Bismillah, kiraan lang po. Bismillah, guys. Sipa.
partner ang tindero, ako nagre-repack. Ayun, tulungan lang kami sa tindahan. Mas mahal ang UFC. Katulad sa mantika guys, kung bibili lang din tayo ng per bote, bili na lang tayo per lata. Kasi mas maganda ang tutubuin natin kung tayo ang nag re-refill. Hindi tayo masyadong tataas sa presyo. Ngayon ang aming alaga. Mga kachim-chim, tayo nang mag-repack ng sugar. Gagawa tayo ng 1/2, 1/4. Pag really pa, kailangan natin ng timbangan, ng sealer. Mas maganda guys yung mabibili si Binta. Mas maganda mag-wholesale tayo guys para maganda ang kitaan natin. At hindi tayo pamili ng pamili. Ikaw, Canards Tarts, anong tip mo sa Large starts. Tip ko sa negosyo. Yung tip ko guys sa negosyo. Ayun. Ayun. Tsaga-tsaga guys sa negosyo. Bantayan yung tindahan para pag may nagtaupuan yan, kagad yung makakabili agad yung customer. Kasi kapag laging walang tao ang tindahan, isang tawag lang, matalikod si customer. Ganun. So, kailangan. Gusto mo yung makisingit dito. Ayan. Okay. Gusto rin mag-vlog. Pa-vlog mo nga rin. Oo, gusto. Ah, naharot na sila guys. Lock. Naharot niya. Oh, ayan. Ayan. Saling mangharot yan. Aray! Ayan. Oh, huwag na sali rin siya mag-vlog. Nag-vlog din siya guys. So, wait, ako napag-tripan mo dito. Gutom ka ba? Ayan. Mag-gutom. Nag-vlog din siya. Ha? Ayan. Ayan. Oh, gutom ka? Gusto yung mag-vlog eh. Ganyan eh, pag nag-vlog tayo, kasali rin siya. Kailangan natin ng timbangan na panandok, sugar, at ng seller. Ano dito? Narot niya ako. Ayan, makita yung seller natin. Ayan, sa pagbablog, kailangan natin ng tripod. Kasi kung wala tayong tripod, mahirapan man tayo
sige lang kahawak ng ano, ng phone. Automatic sa negosyo. Ayun na guys, maulit ko lang ang tips sa negosyo. Dapat mari kung mayroon tayong credit card, mas malaking tulong kapag may credit card. Kasi sa credit card, bali, nung una, hindi ko pa rin siya guys alam na almost two months pa siya babayaran. So, dati takot din akong gumamit ng credit card. Baka mamaya ma-hack or magamit ng iba. Pero hindi rin pala, wag lang ibibigay yung OTP. Or, wag lang mawawala yung credit card. Malaking tulong guys sa negosyo yung credit card. Kasi may points tayo sa credit card. At mayroon tayong points sa cross sa card ng mall, supermarket, doble ang credit card natin. Ang points pala. Sorry. Sorry. Yun. Ngayon, yung points namin sa credit card ay nasa 16,000. Yun, babe, no? And then, dapat gagamitin pa yun sa pang-travel. Kaya lang, binigyan ng chance ngayon yung mga tao dahil hindi naman makapag-travel. Hindi naman makapag biyahe-biyahe dahil sa pandemya. Kinonvert ko siya, guys, sa piso. Ayun, sa 16,000, meron kaming na avail na 8,000. Diba, malaking tulong na rin yun. At sa credit card yun, ganun din. Sa card, rewards card ng mall, ganun din. Nakaipon tayo ng points. At, isa pang tip sa credit card. Makakakuha kayo, mga ka-jingjing, ng mga appliances o mga hulugan na walang tubo. 0%. Katulad yung washing machine namin na worth, magkano nga, babe? 50, no? Yep. Parang hindi eh. Sobra eh. Kasi nag, ano pa tayo ng cash, no? Ah, nag-cash lang tayo kasi parang bitin ng available balance natin, ganon. Pagpalagay nyo 50,000. Ayun, hati-hatiin yun mga ka-jim-jim ng 12 months. Hindi siya mabigat, pero walang tubo. Pwede rin yun i-cash, pero ganun din ang amount. So, kung may credit card tayo, makaka-avail tayo ng mga appliances na or gadgets na walang tubo. 0%. Yun. Ano pang mga tips? Ako may tip. Ano? Ako may tip. Ito. Scratch tip. Hindi, joke. Ang tip po guys, ano? Pag ganito guys, sari-sari-store lang. Ano? Huwag tayong gagastos na sobra sa ating puhunan. Halimbawa, may bibilihin. Yung bibilihin lang ay ang halimbawa, yung panggastos na yun, ibig sabihin, panggastos o anong may bibilihin. So, huwag masyadong gumastos ng sobra na sa ano, sa tubo. Huwag masyadong magastos ng huwag gagastusin yung capital. Kasi kung gastos ng gastos, bili ng bili, o kung ano na hindi naman masyadong kailangan, dun ka malulugi. Kailangan marunong maghawak ng negosyo. Huwag lalaki ang gastusin sa tubo. Tubo. Lalo na kung pa bagong
Okay lang, kung bibili ka, kung dito sa tindahan mapunta, i-rolling mo lang yung panindam mo, okay lang yun. Yun ang tip ko. Yun. Isa pang tip, guys. Kasi kami nagsimula kami dati, nagnegosyo, wala pa kaming puhunan. Nangutang lang kami ng worth 2,000 sa lending para makapagsimula kami magnegosyo. And then, yun, talagang pinagtiyagaan namin na para masimulan lang aming mumunting tindahan. Inuna namin bilhin ang mga mabebenta, hindi na kami bumibili ng hindi talaga namang hinahanap ng mga tao. Dapat katulad ng sugar, kape, yung mga pang araw-araw guys, toyo, supa. Huwag tayong bibili mga ka-gym-gym ng over sa, ng hindi naman siya gaanong mabenta. Kasi, may stock ang ating puhunan. Dapat doon tayo magtutok sa kung anong mabenta, yun ang ating bibilhin na, lalo na maliit pa lang ating puhunan. Kami dati nagsimula lang kami sa maliit na puhunan. Kasi wala. Mas maganda ang negosyo na nagsisimula sa maliit na puhunan kaysa yung magsisimula ka sa malaki na agad tapos paubos ng paubos. Mas maganda yung magsisimula tayo sa maliit na puhunan muna. Para alam natin kung call talaga tayo sa negosyo. Kung hilig talaga natin magnegosyo. Yun. Kasi minsan, kung hindi mo talaga hilig ang negosyo, hindi ka rin talaga tatagal. Kasi, kumbaga, ang trabaho, kailangan yung call mo talaga, hilig mo. Kaya, dapat sa una, simula tayo sa maliit na puhunan lang muna. Huwag tayong magpalaki agad ng puhunan. Sisimula tayo sa maliit hanggang hilig na natin ang magnegosyo, yun, pwede na tayong magpalaki ng ating tindahan. Kasi dati nagtindahan kami, maliit lang guys yung aming pwesto. Maliit, maliit lang. Yun lang yun guys sa dulo. Bali, testing lang muna. Yung talagang hilig natin. O, negosyo. Kapag hindi natin hilig ang negosyo, hindi tayo tatagal. Kumbaga ang trabaho, call natin yan. Kumbaga, kung hilig mo talaga kahit gano'ng kahirap-hirap ng pag-negosyo, ay kailangan hilig mo talaga. Isa pang tips guys, pag nagtitimbang tayo ng sugar, iksak natin sa timbang. Kasi kaya nga natin tinitimbang para sa ito. Dati guys, sa ngayon kasi may sasakyan na kami, dati wala pa rin naman kaming tricycle, bali unti-unti lang kaming nagbili ng mapagkakarkitaan, hanggang lumakas na yung biyahe ng nakapag-ipon, ayun na, bili kaming sasakyan, kulugan din yun. Mga kagundin kasi mabigat yung pass. Paghulugan kasi
doon mo rin kukunin ang iyong panghulog. Pero sa ngayong dumating ang pandemya, ayun, tanging dasa lang. Awa ng Diyos na tapos na rin hulugan namin mga tagingin. Mga one year pa bigo yung hulugan natin, no? Bago nag-pandemya. One year. Pero kung hindi nag-pandemya, tapos na ang December? Oo, kung hindi nag-pandemya, December tapos na sama. Kaya lang, ganun talaga mga ka-Jimjing, panahon, hindi natin hawak. Kumbaga, binibigyan lang tayo ng trials ni Lord. Dapat tayong matibay sa atong dasal. Dapat tayong matibay sa ating pananampalataya na hindi tayo bibigyan ni God ng mabigat na problema kung dumating kailang. Minsan yan, pagpalo lang ng ating Panginoon. Minsan hindi tayo nakakaalala sa Kanya. Ayun, yun ang way ni God na para magbalik loob tayo sa Diyos. Ikaw, Panards, anong tip mo? Busy siya. Mga ka-Jim-Jim si Canards. Busy oh. Hi. May customer. Busy kasi siya. Ako dito nakatupa. Yeah. Tayo'y mag-usap mga ka-Jim-Jim. Isa pang tips mga ka-Jimmy, kung meron lang rin tayong makukuha ang taga-deliver ng mga softwares, beer, pa-deliver na lang tayo para alas na ang ating mga papamilihin. Tsaka sa mall kasi mga ka-Jimmy, sa mall kasi mahal na din ang mo siya makuha ng bodega price. Kaya kami nagpapadeliver na lang kami dito. Wholesale. Kita mo yung papel na sulatan sa globe? Oo, wala nga. Kanina ko pa ngayon hinahanap. Eventually. Mga ka-Jim-Jim, ito pala sa ating nire-repack na sugar ay ang isang sakong sugar ay 1,870. So, sa per kilo noon, 1,050 kilos po ang isang sakong. Divide by 50 kilos. So, 37.40 siya. Lalagay ko lang sa description, guys, ang presyo na. So, kung magkano ang tutubuin natin sa wholesale at saka sa retail, bibili lang tayo sa mga supermarket. So, kung bibili tayo sa supermarket is 48 na siya. 24 ang 100. 48. So, may 1060 tayo kaagad sa isang kilo na tutubuin. So, kita times natin yun sa 50 kilos. So, may 530 kaagad tayo sa regular price. Wash. What? Aray. What did you say, babe? Wash. Ako talagang punta na ito para magwaswas. 530 agad ang tutuin natin, mga ka-Jim-Jim, sa kung compare na bibili tayo sa supermarket. So, kaya maibibenta natin siya dito sa tindahan ng mura lang kasi hindi tayo nagkapital ng 48 pesos. Yun. Madami tayong customers para nang bababa ang benta natin. Kaya yun ang isang pagandahan ng wholesale at hindi natin kaysa mag-retail tayo ng sugar. Kasi malakas naman siya ibenta at saglit lang naman mauubos din siya. So, yun. Tip lang. Kailangan ko
mas maganda kung bibili tayo ng Hosie. Let's go! May bumibili. Ganun talaga. Opo. Ano pa ba ang tips na may bibigay natin sa ating mga viewers? Pangungutang lakas ng loob lang, mga ka-Jim-Jim. Huwag rin tayong mag-utang nang hindi natin kayang babayaran. Kailangan na pag-aaralan natin kung kaya natin kitain, pwede tayong mangutang. Kasi ganun talaga, mulat simula ng negosyo namin, nangungutang, na lang, nangungutang talaga kami, guys. Takambal na siguro ng negosyo yun. Minsan, nasarap na huwag na sanang mangutang para wala tayong sakit ng ulo, kaya lang. Kailangan talaga natin mamuhunan, magdagdag ng kuhunan, para lumaki ang ating tubo. Tapos, isa ko pang tips, yung FO. FO, mga ka-Jing-Jing. First in, first out. Ibig sabihin, lagi tayong nakafocus sa mga sinicheck yung mga expire ng ating mga paninda para hindi tayo mabiuhan. Although may mga company na nag-change ng BO, pero mas maganda pa rin lagi natin i-check yung expiry date. First in, first out. Yung una mong binili, 16. Yun ang maunang ibebenta. Kailangan matyaga tayong magtingin ng mga expiry date. Unahin natin, ibibenta ang mga expired. FO, first in, first out. Lagi natin tandaan. Ang FO, first in, first out. At ganun din, dapat sana hanggat maaari ay huwag tayong magpapautang. Kasi ay istak ang ating puhunan. Wala tayong papairoroyo. Wala tayong papamili ulit. Ngayon, kung hindi naman maiiwasan ng utang, mga ka-Jim-Jim, merong limit ang pagpapautang. Baka hindi na kayang bayaran or... Kasi ang mangungutang magaling, magaling magsalita pag mangungutang pa lang. Ganun. Ay, nako. Yun, isa ko pa rin tips. Kailangan marunong tayong magbayad pag mangutang tayo. Yan ang pinakamahalaga sa buhay, yung pag nangutang tayo, magbayad tayo. Kasi kasi experience na talaga namin yan dito. Experience na namin talaga yung kapag may nangutang, kapag may nangutang, excuse me, ano, so, nangangako pa yan. Ubo mo na ako kasi. Okay. Ubo mo tayo, hindi si Palard. Tapos, mga kuyan, halimbawa, sabi niya, bukas pabayaran, o di kaya sa may araw na sabihin, ayun, makikita mo yan, andun na sa kabila, andun na, palampas-lampas na lang yan dyan, hanggang sa, isang, pagdating ng sinabi niyang araw, wala, hindi na mababayaran. Parang nahihiya ang pumunta dito, hindi kaya nag-iiwas. Ganun. Tapos hindi na nagabili dito. Yan. Kasi na-experience kasi namin yan dito, na ganun. Kaya, mas maganda pang minsan walang utang, hindi siya tatago-tago, hindi siya nililihis ng
hindi rin masama na magtulong ka sa kapwa kasi kailangan niya talaga. Yun nga lang, binabasyan din namin minsan yung pinukang-ingutang, mga alak, o di kaya sigarilyo, na hindi naman importante sa pamilya nila, pwede pang sarili lang. Ayun, yun ang mga tips sa mga ganito. Kasi kung pautang na pautang, hindi yung puunan nadadamay. Kaya doon, minsan nababangkrap ang isang tindahan. Sa utang. Hindi, wala ka nang ipapamili ulit kasi napunta na sa utang. Hindi, kung hindi talaga maiwasan, dapat may limit. Halimbawa, 500 lang. Pag mabot na ng 500, bayaran mo na bago ka makautang ulit. Kasi kaya namin nasabi yan kasi experience talaga namin dito yan. May mga ano na dito na hanggang ngayon. So, ano, sa kanila na lang kung babayaran pa nila o hindi na. Wala namang problema. Basta pag mag-utang sila ulit, hindi na sila makautang. Ganun lang. Ayun, na-experience namin kasi mga ka-Jinjin yung pupuntahan ka, utangan ka, tapos hindi na magbabayad. Kaya sa isang ganito, grabing tiyaga, magpa-ano. Pero isa sa magandang basihan sa buhay ang marunong magbayad ng utang. Tama. Kasi kapag hindi tayo marunong magbayad ng utang, may karma yan, mga ka-Jinjin. Kaya dapat na, basta may utang tayo, dapat nating bayaran. Since syempre, pinaghirapan mo ng kapwa mo. Kahit dito sa tindahan, pitiis ka ng piso-piso, 2 piso, tubo, ipunin mo yan. Tapos uutangan ka ng misan. Meron tayong mga, ano dito, mga karanasan na may utang na 500, na ganun. May utang na hindi na nagpapakita sa amin. Although merong mga iniiwan na ano, yung naluloko ka pa kasi iniwanan ka ng mga gadgets na sira. Kaya, sa dami na namin ng experience na ganyan, parang nadadala na kami. Kaya hindi na kami nagtatanggap ng mga sangla-sangla kasi kinukuna ng mga items, hindi na binabayaran, ang yun ang malungkot. Kadalasan pa naman, yung gano'n, yung nag-iwan ng cellphone, tapos ang cellphone niya, keypad na sira, sira na pa naman, tapos ang kinukuha, alak, okay lang sana kung bigas, walang problema, kasi para sa pamilya niya, sa anak niya, para makakain, ay hindi eh, pang sarili niya. Kaya ngayon, hindi na kami nagabigay sa gano'n. Meron na yung alak kasi, mga kajim-jim, ang laki na puhunan ng alak, ang liit lang tubig. Ano lang, yung iba kasi, hindi nila naisip porque medyo nagmalaking dindan mo, may laman naman. Akala nila, ano ka na, yung asusado ka, tapos kaya ito ganun ka. Hindi nila alam yung pakahirap at hihirap mo na. Alibaw, tangaling tapat, minsan, tataupo ka, bata lang, magbibili, kiso lang, ganito, hindi. So, tatsagaan mo talaga yun, pabilihin. Kaya, yan ang ano eh, hindi nila naisip kasi minsan. Kaya minsan, ang hirap din ng ganyang sitwasyon na yung uutang sila, hindi sila magbabayad. Kaya, titingnan mo ang buhay nila, wala rin asenso kasi nanluloko sila ng kapwa. Sa amin, kung gano'n mga kagunjid, pinapasadyos na lang namin kasi wala tayong magagawa. Kung yun talaga ang hindi na sila makakautang ulit. Gano'n din sa load. Halimbawa, nangutang ka ng load sa TM, di ba? Ngayon, pag nangutang ka ng load, kasi merong utang eh. Pag hindi ka nagbayad, hindi ka na makakautang ulit. Yun lang. Sa load. Example na lang yun. Hindi ka napapautang ulit. Kailangan ka. At saka dito guys, ano, may ano rin, mayroon kaming na-experience din na nagbili. Kasi minsan yung 20 at saka yung 50 magkamuka, magkakulay. Oo, kaya ingat din tayo dun sa ganun. Kasi minsan, kailangan ng pera, kung maaari, dyan lang muna. Yung mubi kaya, hindi mo bitawan sa kamay mo. Hindi mo na ilalagay. Nilalagay agad sa kaha kasi minsan, minsan na ano kayo, na dito. Ay, 50 yung pera ko. Ayun, ganun. Kasi dito mayroon ng nadalas. Kasi yung pera, nilagay namin lang dyan sa lamesa. Hindi namin nilagay sa kaha mismo.
Tapos biglang sabi niya yung pera niya ba itisab. Ayun, pinakita namin yung pera mo is 20 lang. Hindi pa namin nilagay sa kahan dyan, no? Ayun. Maraming beses yan, ano. Kaya ingat na lang sa ganun. Sa mga katulad namin mga ganitong tindahan, ingat na lang tayo sa ganun. Hindi maiwasan. Dapat honest tayo. Tapos pagbabarya, kailangan i-count mo talaga sa harapan niya bago siya umalis. Kasi minsan, sa nakatalikod na, balik ko lang ang bariya. Isa-isa, hindi lang sa harapan. Kasi, pag nakatalikod na, iba na yun. Pero hindi maiwasan yun kasi yung iba mga ano nila, yung trabaho nila, yung ganun ba na lalo na kung walang-wala is discarte na lang, lalo na kung nakakadaan lang din, mga nasanay na siguro sa ganun style. Siyempre, magkano lang tubo mo, 20, sasabihin 50 yung pera. Hindi wala, malulugi tayo din. Minsan ako, sabihin ko pa, I received 20 pesos. Nadadala kasi, nakakadala. Although hindi lahat, kundi lang. Hindi naman karamihan ganun. Pero mag-ingat na rin tayo, mga ka-Jim-Jim, mga ka-Nards. Naka 34 minutes na tayo. Okay lang. Ayun, mga ka-Jim-Jim, just comment below kung meron pa kayong mga questions, mga gusto malaman tungkol sa negosyo. Kung kaya namin sagutin, mga ka-Jim-Jim, sasagutin namin ang inyong mga katanungan. Just comment and please like and subscribe us. At saka kung may mga suggest pala kayo guys, comment nyo na lang sa baba. Any suggestions, pwede naman mag-suggest. Just comment below po. Kaya maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat. Sa mga nakapanood, pa-support naman po sa aming channel, Jim Grand TV. And Nards Grand Officials, mga ka-Jim-Jim, mga ka-Nards. Mga ka-Jim-Jim, pag nagtitimba ako, binibilang ko. Kasi para hindi tayo pabalik-balik sa timbangan. Magkulang man, konting-konti lang. Tinitimbang ko siya. Mga ka-Jim-Jim din yan. Parang 5 months.
Pwede pa lang. Giga video raw ito. Yeah, sure. Giga video. Hi guys, maglulog na ako. Sorry. Off muna natin. Let's continue later, guys. A few moments later. 1 hour later. Dirty lang pala ito. Anong ginagawa mo? Nagapang, ano sila guys? Nagapang lagay ng price. Nagalagay ako ng presyo, guys. Kailangan natin paglagyan ng mga presyo yung... Kasi ang lolo dito, hindi niya mamaster. Eh, nako, Diyos ko po. Matanda na si Lolo. Kasi ang lolo dito, oyanin na, hindi niya matanda ng presyo. Dama, bilis guys, magbenta kapag alam natin ang mga presyo. Wow, mga ka-jim-jam! Tignan mo guys yung mga presyo sa kamay niya, oh. Guys, ayan, oh, nagkamali ang presyo ko. Ay, pinatanggal mo? Ay, kamali. Kamali. Yan. Parang ang lolo, pag magbenta, kukwentahin niya na lang. Yung maganda, mga ka-jim-jim, lagyan agad natin ang presyo para mabilis na lang tayo magbenta. Hindi na tanong ng tanong yung lolo. Eh, naku, Diyos ko po, ako ay lulo na. Ay, naku. Ito naman si Lula. Yan, si Lula. Ang lolo niya. Ay, Diyos ko po. Kasi ang lolo niyo, guys. Uyan na yan. Eh, naku. Hindi ko alam kung saan napunta yung beep ko. Kaya pala, ang beep, ang gila ko, guys. Napula. Kasi si Bibi, pag kumain ng lollipop, may lagay sa lollipop. Hindi niya naman inuubos, kunti lang kinakain niya. Kaya ang aking dila ay pula. Ikaw taga-ubos? Ako taga-ubos. Kasi ang lolo niya, sinusubos ako ng masisira talaga ang ipin ko. Ano palang lollipop ang gusto mong subo? Ikaw man sagot niyan. Hindi ko alam yun, malay ko. Malay mo. Wala kung alam, basta lollipop lang. Anong klase? Nips or lips na lollipops? Daming lollipops yan yung may mga 5 plus, plus ano? Plus 2. Yan guys, mga ka-jim-jim, yung tip ko sa inyo kung bibili kayo ng mga paninda. Kung may pera lang din, wholesale na lang. Kasi mas lesser ang presyo ng wholesale per kahon compare sa paisa-isa. Katulad sa sugar. Kung may money na lang rin, why hindi pa isang sako? At saka matagal tayong maubusan ng stocks. Kapag per kilo, guys, saglit lang, mamimili na naman. Ubus na naman. Kasi, mabilis maubos yung mga, lalong-lalo na yung mga ginagamit pang araw-araw. Katulad ng asukal, mantika, toyo, suka, at kalimutan natin tip, guys. Mag-vlog, ano? Yung sa mantika. Oo nga, nakalimutan namin mag-vlog, guys, yung nag-aripa kami ng mantika. Kailangan mayroon kayong parang may gripo para madali lang magsalin, hindi siya makabubuhos. Yan, ano, yung mantika namin, yung preto. Yan, preto oil. Kasi, sa panahon ngayon, medyo taghirap na mga ka-jim-jim. Hindi na ma-afford yung mga mamahaling mantika. Minsan bumibili kami minula, mga ganun-ganun mantika, pero cannot afford na rin ng mga consumer. Minsan, ang iba, naghahanap nun. Pag nalaman naman ang presyo mataas, doon naman sila babalik sa frito oil. Kasi mababa lang siya. Ganun, mga ka-jim-jim. At isa pang tip pala, kung bibili kayo ng mga paminta, buo, durog, at saka powder, huwag po kayo magbili ng yung paano lang, pa nakaripak na. Yung per kilo na lang. Mas malaki ang tutubuin natin. At saka may trabaho tayong gagawin sa bahay. Yun. Saka ganito guys, may mga presyo na kaagad. Yeah.
kasi minsan ako naiwan dito guys, hindi ko alam yung mga presyo, kaya may mga presyo niya. Minsan nga guys, kahit may presyo na, tanong pa ng tanong. Siyempre, para may makausap lang. Ayan, lilipat ako sa wala, hindi ko na-presyohan. Let's go! San? Dito, lilipat ako sa... mga sukal. Siyang lulo to, ang lulo guys, matanong lang tanong. Ay, naku po. Ay, pakihawak ko, kataw ko. Ayan. Yan, mga tips guys. Just comment below kung may mga katanungan kayo about sa negosyo. Sasagutin ko yan guys, isa-isa, and isi-shout out ko kayo. Yun, lagi nyo lang po abangan ang aming vlog. Ito po ay about sa negosyo. Yan. Mahilig nga talaga siguro, pahiligan lang talaga guys ang negosyo. Kasi, kapag hindi natin hilig ang negosyo, hindi tayo tatagal sa trabaho na to. Kasi kailangan ng tiyaga, sipag at determinasyon. And guys, lalo na mayroong bibili ng paisa-isa kasi hindi maiwasan yan kasi sari sa restore. Talagang may bibili. Kaya nga tinawag siya mga ka-gym-gym na sari sa restore kasi retail siya. Lalo na wala tayong mabibili sa mga mall na pang mga retail, pa isa-isa, mga ganun-ganun. And, most especially, dapat meron tayong yun, mga, sa mga customers natin, marunong tayong makipag, meron tayong communication, ganun, pwedeng tulungan tayo. At, ang tulong naman guys, is merong limitasyon. Tulungan natin kapag wala sila, pero katulad niyan, pag mangungutang na, siyempre hindi ba iwasan ito tindahan, malalapitan ka talaga. Yun, bayad, utang. Kailangan, pag nag-utang, bayaran. Kasi, pag-stack ang ating puhunan, wala tayo papamilya ulit. Meanwhile, watch up mga Jim Jim. So hanggang dito na lang ang aking vlog about negosyo tips. Abangan nyo lang guys, next time may negosyo tips. Goodbye, ito si Ka Jim Jim nagsasabing I love you all, godly, God bless po sa inyo lahat. Always pray to God na matapos na ang ating problem about sa COVID. Yun, abangan nyo na lang po next vlog ko. Love you all. Love ya, everyone. God bless. Please subscribe Jim Grant TV and Norge Grant Official. Bye, guys.